Hi mga kamaharlika. So, narito na naman po tayo. Medyo matagal-tagal din po tayo hindi nakapag-upload ngayon. So, ngayon po ay mag-coin hunting tayo dito. Yung mga barya ay mula sa ating Wi-Fi piso vendo, no? So, yun, yung medyo hindi makakapag-upload. Ito, medyo na-busy rin tayo dito sa ating munting piso Wi-Fi vendo. So, ngayon po, check tayo ng mga barya, baka sakaling may naligaw, no? Ng mga maaari nating kolektahing barya. So, itong piso vendo Wi-Fi natin ay nabili natin ng August 16, 2023. Kaya medyo madalang na rin yung aking mga upload. So, ito yung mga barya na nakolekt natin mula sa ating piso Wi-Fi vendo. At dahil medyo matagal na rin tayong hindi nakapag-upload, medyo na-miss din natin, no? Busy tayo sa trabaho at iba pang mga bagay. Maraming nangyari kung sa artista nga eh. Maraming naghiwalay bago nag-end ang 2023. So, yun, medyo na-busy rin tayo. So, dito, bilangin muna natin kung magkano yung ating kinita sa isang araw. Ito po ay isang araw lang, ano. So, maliit man, pero malaking tulong na rin pang araw-araw. Kaso pang araw-araw na bilihin, no? So, malaking tulong po ito. Malaking nakakaraos din tayo. Nakakabawas tayo ng mga gastusin. Gamit natin yung ating munting negosyo, no? Yun nga po yung piso Wi-Fi vendo. Ito po, no? Tayo po ay naka-collect ng okumita sa loob ng isang araw ng 106 pesos. So, malaking pera na rin po ito para sa ating munting, sa ating mga munting nilalang, no? Mga mahihinang nilalang, sabi nga, boy tapang. So, maliit na halaga, pero para sa atin, malaking halaga na po ito. So, yun, wag lang tayong ito sa ating mga pangarap. Unti-unti lang naman, at least meron tayong pinapangarap, no, kasi sa wala. So ito po, no, tignan natin yung ating mga barya. Nagsimula tayo sa mga 35 piso. So, baka makakita tayo ng nahanap natin na 2006, 7 and 8, no, ng mga 5 peso coin. So mano, makachamba, no? So, hindi pa rin naman tayo na wala ng pagkasa na makakita o makakolect ng mga ganung uri o rare na barya na umiikot pa sa ating sirkulasyon sa ngayon. So ito yung mga 5 peso coin, tsaka sa 10 peso coin naman ay 2007 at tsaka 2009. So mas malaki, mas mahal na nga mabilihan nila ngayon sa mga gatong uri ng barya. So dito sa 5 piso natin, medyo wala tayong nakita, no? Dito nga pala sa 5 peso na to, meron na tong 2021. So hindi naman din siya hanapin kasi pang ordinary lang, no? Pangkaraniwan baga. So mga pangkaraniwan lang naman. Sa piso, naghahanap pa rin tayo, baka sakali pa rin tayo na makita ng 2005. So yun na lang naman kasi ang kulang natin, no, sa ating mga tawag ito, para makompleto yung ating koleksyon ng mga piso na BSP, no, BSP series. Ito yung mga umiikot pa rin, ha. So ito yung umiikot pa rin, ginagamit pa rin sa mga pambili natin, sa mga tindahan, pinansusukli, yan. So, umiikot para sa ating sirkulasyon. So, magbakasakali pa rin tayo na makita tayo ng mga rare na mga year, ng mga barya. So, ito, isa natin, check natin, malay mo. So, sana swertehin. Araw-arawin natin to, no? Ganyan gagawin natin. Araw-araw, mag-check tayo ng mga kinita natin sa piece of Wi-Fi vendor natin para baka sakali na makakita ng mga rare na barya. So doon sa ating NGC, naghahanap pa rin tayo, nagtitingin pa rin tayo. Syempre baka sakali pa rin. So ito, yung isang to, no, hindi to natural, hindi siya natural na nasira, kundi sinadya ito, no. Sinadya yung piso niya, nagkadurog-durog. Pinitpit ng gusto yun, kawawa naman.
So, ingat tayo sa mga ganun, ha. Huwag natin bibidyohan na sisira tayo ng mga pera. O, di ba, mga barya. Huwag natin bibidyohan kasi pag napatunayan na tayo ay nanira ng mga perang ganito, nako, sigurado may kalalagyan tayo. Pulong at multa ang abutin natin. Kaya konting impormasyon lang, na konting babala lang, lalo sa mga bata, na makita man tayo, pagbawalan natin, pagsibihan natin kasi hindi ito maganda at hindi ito tama at hindi ito magiging tama, no? At syempre may mga batas tayo na regulate sa mga gitong maling gawain, lalo sa pagsusulat ng mga sa mga papel naman, susulatan, lalagyan ng marka, no? Hindi pa rin yun tama at bawal din po yun, no? Lalo doon sa mga bagong 1,000 peso bill ngayon, napakahigpit. Nakakatakot nga, no, humawak ng mga ganung polim, may tawag din eh, nakalimutan natin, no. So medyo matagal na rin kasi tayo din nakapag-vlog. So yung mga parang plastic na uri ng perang papel ngayon, so medyo sensitive siya, nakakatakot, mga konting tupi lang, baka hindi natanggapin ng mga tindahan. So huwag kayong mag-alala, no. Pwede naman siya, tinatanggap pa rin naman siya sa mga tindahan. Kaya pag nagkaganon, sa tingin nyo hindi na maganda yung pagkakatupi o tama nung 1,000 peso bill na yon na parang plastic type, dalhin nyo lang sa banko at papalitan naman yun ng banko. So nagbigay naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga guideline. Wala tayong nakita at maasa pa lang tayo sa sunod, no? Muli, dalhin nyo kang Maharlika. So paalam mo na sa ngayon. Bye bye.